What's up mga ka-gadget? Meron na naman tayong isang cellphone na gagawin, no? Galing sa client ko, problema. Ang problema po, password. So, kahit anong gawin ni client, nahula-hulaan niya na, hindi niya pa rin mapasok yung... pinaka home, dahil nga marami na siyang nahula ang password. So ang ginamit ko rito, no, UMT gsmgadget box, tapos po yan, ang i-hold ko lang po volume up and down, volume up plus volume minus, sabay po yon. So yan, ibubukas ko na si UMT tool para simulan na natin yung pagtatanggal ng password. So yun nga, no, mga kagadget, ang kagandahan nito ni UMT, safe siya gamitin, pero minsan pag hindi supported yung unit at ginawa mo, patay, dead put or hang logo yung kinalabasan. So yun, pagdating kaya, no, seselect lang natin yung brand name, tapos oppo yun, tapos lagay natin a71, then hit natin yung format fs. Pagka format fs po, hold mo po yung up and down na volume, tapos sabay salpak nyo si usb, antayin ma-detect. So pag na-detect na, bitawan na yung unit. Yan, bitawan nyo na po yan. Pero mas okay din po yung ano, pag na-detect yung unit, ang gagawin nyo po ay pwede nyo po munang i-backup. Ay, hindi nga pala, bawal nga pala backup dito. Hindi supported ang pagbabackup ng firmware dito sa UMT kay Oppo, mga kagadget. So yun na nga po, tapos na po siya. Ayan, o, formatting na. So bubuksan na natin yung unit para i-config na natin. So antayin natin mag-boot up yung unit. Medyo yung cameraman ko medyo hindi alam yung gagawin, kaya hindi niya maitutok sa akin yung cam. Ayan, inon ko na po yung unit. So pagkaon ng unit, antayin nyo lang mag-boot up, mag-start up, kasi magre-recover yan, magwa-wipe yan. So ganun po, no. Sa ngayon, si Oppo talaga ngayon ang maano rin ang security nito. Si Oppo, si Xiaomi, Xiaomi o Redmi, SMSU, yan, si Vivo at saka si Realme. Medyo may medyo mga kunat-kunat din ng mga ano nito, yung mga latest na labas nila. Medyo makunat-kunat na yung password pagtanggal. Medyo mahal na mga gadget. Kaya kung kayo ay magpa-password, ugaliing tandaan at huwag kalimutan. At huwag ho kayo magtata kung bakit mahal ang singil niyan. Dahil po binabayaran na online yung mga bagong labas tulad ng A5S, A3S at B15 Pro, etc. Yun na yun. Basta mga bagong labas po, mahal na patanggal ang password niya. Kaya hanggat maaari yung Gmail nyo, itabi nyo. Tsaka yung password nyo, tandaan nyo. Huwag nyo kalimutan. So yun na nga, no, mga kagadget, kanina nakita nyo nag-wipe data siya. Ang kailangan na natin gawin dito is i-config na natin dahil nag-boot up na siya. So antay na lang natin siya na matapos. So yun nga, mga kagadget, no,
So, uulitin ko po uli, mga gadget. Alam nyo na po na please subscribe and share my videos and click notification bell para sa mga susunod kong video. Bigyan mo ang 200 ah. Tapos po, kung may mga kakilala kayo, tropa, kaibigan, pasuyo na rin po, pasabi, pasubscribe po ng channel ko. Dito po sa channel ko, matututo din ang mga kayo ng basic. Kahit pa paano, yung mga old phones, may mga tutorial po tayo dyan na kung merong FRP or password, kaya nyo yung sundan yung video ko. Masusundan nyo po yan, masusolve nyo po yung problema nyo. Pero kung hindi nyo po kayang sundan, nasa sa inyo na po yun. Kung hindi nyo talaga kaya, dalhin nyo na rin sa technician talaga, kasi mas matutulungan kayo ng technician. So mga ka-gadget, ulitin ko, kung gusto nyo pong bumili ng mga bagong cellphone branded, punta po kayo sa aming store. Multi-brand store naman po yun sa amin. Lahat po ng model na andon. Ang location po namin is SM13, Imponex Store, Cyberzone, Lower Ground. Yun po. Yun po yung pinaka-location ng aming store. Meron po kami mga bago unit, and besides, doon din po ako nagre-repair. Kung may mga itatanong kayong problema about sa phone nyo, pwede nyo po akong puntahan doon para for canvassing, or pwede po kayong mag-canvas kung magkano na yung mga latest brand cellphone na lumalabas. Meron din po kaming home credit doon, yung mga walang pang cash, pwede po kayong umutang pro home credit tsaka flexi. Kaya mga ka-gadget, kung gusto nyong bumili, ulitin ko, punta lang po kayo SM13, Imponex Store, Cyberzone, Lower Ground. So yun na nga, no, natapos na siya, na-config na natin. Tinitingnan natin kung nabuksan natin OEM unlock at saka USB debugging. So okay na po yan. Pwede nang gamitin ng customer. Salamat. Bye-bye.